Ito nga palang brood cock namin na yellow-legged Dutch na spangle. So naglulugun siya. Ano nga ba yung mga magandang gawin sa ating manok kapag ganitong molting season? Maganda kung purgayin natin sila para matiyak natin na wala siyang bulate habang tayo ay magbibigay ng mga vitamins sa kanya habang siya ay naglulugun. So maganda rin na paliguan natin yung ating manok na naglulugon. Yung mga ganito kasing itong barako namin, patubo na yung kanyang balaybo. Maganda na paliguan natin to para maging maganda yung tubo ng kanyang mga balaybo. Saka hindi siya stress sa mga parasite na tulad ng mga red mite saka na kumakapit sa balaybo ng ating mga manok. So maganda rin na bigyan natin siya ng B12 saka yung ang ginagamit ko dito yung Bexan na injectable. Nag-i-inject ako dito every week sa manok na naglulugon. Nakakatulong yun para sa red enhancer ng kanyang mukha maging mapula kasi karamihan sa manok na naglulugon ay maputla. So bibigyan din natin siya ng mga vitamins na makakatulong sa kanya, yung multivitamins, mineral saka amino acid. Yun yung mga magandang vitamins na ibigay natin tulad ng vitamin pro powder. Halo natin to sa tubig. Sa maganda rin na bigyan natin siya ng pellets na mataas ang protina para sa magandang pangangatawan ng ating manok. Dito sa amin ang binibigay namin tong Bexan na mayroong vitamin B complex, folic acid saka liver extract. Ang bigay namin dito 0.5 every week. Nakatulong to para sa ating mga manok na naglulugon. Pinapapula nito yung mukha ng ating mga manok saka yung kanyang mga palong saka yung kanyang wattle. Saka nabibuild din yung resistance ng ating manok tungkol sa mga sakit. Less stress din to. Ganda rin na magbigay tayo ng fish oil gel sa ating manok. Makakatulong to para kumintab yung balaybo ng ating mga manok. Ilang buwan ba naglulugon yung ating mga manok? Sa nabasa kong libro sa binuo ni Mr. Andrew Bunan, ang mga manok na umedad na ng isang taon ay naglulugon. So paglugon nila, every year naglulugon yung ating mga manok. So pagka nagsisimula pa lang sila maglugon, mas mabuti na huwag natin silang madala sa hawakan kasi may tendency sila na mamalo o manuka kasi medyo masakit yung katawan nila, parang may mga nakatusok na karayom. Yun ang dapat iwasan natin, yung madalas na pag-ahok sa kanila sa panahon na nag-i-start na silang maglagas ng kanilang mga balaybo. Pero pagka gantong katubo na, maganda kung bigyan natin sila ng mga powder na inihalo sa tubig. At sa gabi naman tayo mag-inject, yung wag sa umaga kasi pag sa umaga, maghabo lang kayo kung dito nyo nilagay sa fly pen to. Ano na kung namamalo yung manok. So pagkagabi, natutulog sila mga bandang mga alas 7, maganda mag-inject ng Bexan. Kasi hindi na sila
masyado may stress dahil maghuhulihan pa kayo. Eh pagka gabi na, kahapon lang sila. So madali silang ulihin. Saka hindi rin sila gaano ka-stress dahil yung mga panahon na yon natutulog na sila ng mga ganong oras. So maganda tayo magbigay ng beksan sa gabi. Ilan pa mga kanokis, sana meron kayong natutunan sa aking mga konting tips. Hindi po ako endorser ng mga produkto na nabanggit ko. Ito lang po yung mga ginagamit namin dito sa manukan na subok na namin. Kaya ito po yung mga binibigay namin sa aming mga manok. Yun lang po, maraming salamat.